So, kaninang umaga, kumuha po ako ng aking PhilHealth ID and yung PIN number. And gusto ko siyang i-share sa inyo dahil siguro may mga nagtatanong sa inyo kung paano kumuha ng PhilHealth ID number ngayong COVID-19 or ngayong pandemic. Yung video na to, guys, it's intended para sa mga magpapamember pa lang or yung kukuha pa lang ng pinaka PhilHealth number. If you are a fresh grad or kung first job mo pa lang yung a-applyan mo, posible na sa'yo ipaayos ng employer mo yung PhilHealth ID number mo. Pero may mga company din, guys, na sila na yung mismong nag-aayos ng SSS, PhilHealth Pag-ibig, and hindi mo na kailangang kunin yon para sa sarili mo. Good morning, guys! Welcome back to my channel! So for this vlog, isasama ko kayo sa pagkuha ng mga PhilHealth ko for pre-employment. So, sasabihin ko na rin kung ano yung mga kailangan yung dalhin beforehand pagkukuha kayo ng PhilHealth and yung process para sa pagkuha niya. So let's go, guys! Inabot ako ng mga 30 minutes. Kasama na doon yung pagpila, yung pagtatanong sa information desk. Hindi ko po alam kung applicable ba to sa lahat ng PhilHealth branches. Pero feeling ko naman medyo generalized yung sistema na i-share ko sa inyo. So first step, guys, pumunta agad kayo sa info desk ng PhilHealth. Sa case namin dito sa Batangas, ngayong COVID-19, nasa labas ng building ng PhilHealth yung info desk nila. So, very accessible siya and makikita mo talaga kung saan yung pila. And I comment PhilHealth kanina kasi systematize sila sa mga transaction. Ang ina-expect ko kasi, guys, is maghihintay ako ng buong morning para makakuha ng ID. Pero, yun, nagulat ako na in 30 minutes, nakuha ko na yung ID ko. So, yun, guys, dun sa info desk, binigyan ako ng PMRF na form. Ito yung itsura ng PMRF, guys. Basic details lang, name, date of birth, yan, mga personal details, address and contact number mo. And dito mo rin isusulat yung mga dependents mo, siblings, family, mother, father. Tapos yung member type, kung ito ba ay para sa employment or voluntary na registration. Yan, sasabihin din dyan kung ano yung monthly income, proof of income. Yan. Tapos, sa back part naman, guys, dun yung makikita yung instruction. So, bago nyo fill outan, basahin nyo muna yung instruction sa back part. Tapos, yun, kukolektahin dun yung signature nyo. Yan. So, kanina, guys, nasabi ko sa inyo na voluntary yung kinuha kong membership. Kasi, if hindi voluntary and for employment, yung kukunin mong membership, kailangan mo pang malaman yung ID number ng company mo. May isa ka pang form na fill outan na about sa company mo. And since ang kailangan ko lang naman is yung PIN number nga and kailangan ko lang talagang magka ID sa PhilHealth, voluntary muna yung kinuha ko. And madalas dito, guys, later on, employer na talaga yung mag-aayos nung updating ng iyong record sa PhilHealth, SSS at saka Pag-ibig. Doon muna ako sa public assistance desk. Yan. Hindi ko alam kung yun talaga yung tawag sa lahat ng PhilHealth. Pero doon ako pinapunta, public assistance desk. Tapos i-assist na ako doon. Dinala ako sa isa pang counter. Doon sa counter na yon, doon ko ipapresent yung mga forms, yung mga requirements. Ayan. Tapos noon, nagbayad ako, guys, ng 300 pesos. Ito, guys, yung fill outan mo bago ka magbayad ng 300 pesos for your first contribution. Yan, premium payment slip. Address lang at contact number ang kailangan. Tapos, nandiyan na rin yung PIN mo. So, after nun, guys, binigyan na ako nitong member data record o yung tinatawag nila na MDR. Yan. So, yan, dito, nakalagay na yung official number ko sa PhilHealth. So, kasama nito is binigyan na rin ako ng ID. So, kasama nitong MDR, binigyan na ako ng ID. Yan.
Tip ko, kapag kukuha kayo ng mga government ID, maging careful tayo sa pag-fill out ng forms. And kapag binigyan kayo ng copy ng nitong MDR at saka nitong ID, i-check nyo talaga kung tama ba yung spelling ng name nyo, kung tugma ba yung number, yung PIN number ng ID at saka PIN number ng MDR, para wala nang aberya kapag kakailanganin natin gamitin yung mga ID na ito. So guys, yun lang. Ganun lang kasimple yung pagpapamember ko sa PhilHealth kanina. So basically, this is for pre-employment purposes talaga. So guys, sana nakatulong sa inyo to. Kahit super simple lang video na ito, sana na-enlighten kayo sa kung paano kayo makakakuha ng PhilHealth ID and PIN number nyo sa PhilHealth. So guys, that's it for our video. If nakatulong, please do leave a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my channel, please do hit that subscribe button and turn on that notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching guys, and I'll see you on my next video. Bye and God bless!